Nagkagulo kamakailan lang ang mga residente ng Talisay City sa Cebu nung may nakita di umano ang mga bata roon na manananggal. Totoo ba ito? Nanginginig sa takot ang mga batang ito at humahagulgol sa iyak nung saklolohan sila ng mga residente ng Talisay City sa Cebu. Takot na takot po talaga ako nun. Kasi first time ko pumakita ng ganun. Nakatakot po siya. Grabe. Di umano, meron silang nakitang nilalang na lumilipad sa bubungan. At ang sinasabing kanilang namataan. Manananggal. Manananggal, mga aswang. Anong pakiramdam mo nung nakita mo na may ganun? Natakot po, syempre. Sa pagkakatanda mo, ano yung itsura nung nakita mo? Mapula po yung mata niya at nanilisik po. May malaking pakpak po siya. Yun lang po yung natatandaan ko kasi bigla na po siyang nawala. Nung pangalawang beses kong pagdilat. Hindi ka ba niya hinahanap? Hindi po kasi bigla na lang po siyang nawala. Ang mga di umano'y nakasaksi, ang magkaibigang itago na lang natin sa pangalang Algen at Georgia. Kalahati po yung katawan niya, tas medyo malikot po yung galaw niya. Sobrang gaslaw pumilos. Di ko po masyado maaninag ng gusto yung mukha niya, kasi nakayoko po siya sa akin. Tsaka yung anino po ng puno, nakatama sa mukha niya. Ayun po, maya-maya, nakita ko siyang nag-smile sa akin, tapos lumipat na po siya ng bahay. Sobrang takot pa rin po ako hanggang ngayon. Lagi ko po kasing naiisip yung nangyari po na yun sa amin. Gabi po kasi niyon, nagtataguan po kami ng mga barkada ko. Parang pampalipas oras, tsaka banding na rin po namin magtutropa kasama yung mga pinsan ko po. Ako po, nagtago sa sagingan. Maya-maya, pagtingin ko sa itaas ng puno, may nakita akong malaking ibon na parang anyong puno. Matapos po nun, kamaripas po talaga ako ng takbo sa sobrang takot. Pasado alas 9 raw nung samahan ni Algen ang kanyang kaibigang si Georgia. Gabi po nun, nagpasama ako kay Georgia kasi natatakot ako magigib ng tubig mag-isa. Thank you.
Tapos sabi ko sa kanya, pagtapos namin mag-igib, mag-tiktok na rin kami kasi yun po yung libangan ko. Habang nagtitiktok po kami, bigla akong napalingon sa bubungan. Tapos iyon, doon ko na po nakita yung malaking ibon na kalahati yung katawan. Tinuro ko po sa best friend ko yun, tapos bigla na po kami tumakbo sa takot. Nakita raw nilang nilalang, may halos 2 metro ang haba ng pakpak, mahaba ang buhok, itim na itim at dilat na dilat din daw ang mga mata. Nakatambay daw sa bubong ng kapitbahay nilang si Albert. Sabi daw nung mga bata, andyan daw sa bubungan ko nakita yung manananggal. Lagi daw nakatambay dyan, naghihintay ng bagong bibiktimahin. Pero hindi ko naman nakita kasi lumabas ako ng gabing yun eh. Maging ang kapitbahay nilang si John Real, pinatotohanan ang salaysay ng mga saksi. Nagse-cellphone po ako noon sa ilalim ng puno. Kakatapos ko lamang po kumain noon. Doon kasi ako minsan tumatambay kapag nagpapalipas ng oras. Tapos laro-laro ng ML o kahit na anong online games na pwede kong laruin. Maya-maya, biglang humangin ng malakas. Noong una, di ko pinansin. Sabi ko, hangin lang yan. Wala naman yung gagawin sa akin. Tapos pakiramdam ko, di naman mahangin sa paligid, doon lang mismo sa malapit sa akin. Wala naman akong gamit na electric pan kaya nagtaka ako. Pagtingin ko po sa taas, ayun, may manananggal po. Natatakutang nila lang, nakita rin daw ni Rick. May ginawa lang po ako sa likod ng bahay namin noon. Tsaka inutusan din po ako ni Papa na magtapon ng basura. Kasi nalimutan kong itapon iyon nung maaga-aga pa po. Maya-maya, may nakita akong parang malaking paniki sa itaas ng puno. Kaya naman po tumakbo po ako agad at naiwan na po yung basurahan doon. Kinabukasan ko na po nakuha sa sobrang takot. Hindi biro ang idinudulot nitong takot ngayon sa kanilang lugar. Ang iba may handang bagakay o kawayang may palim. Kanya-kanya na rin silang lagay sa pinto ng bawang at asin. Walang matibay na ebidensya sa ganitong mga salaysay. Pero ang mas nakapagtataka kung paanong ang ganitong mga kwento kahit pa sa moderno nating panahon, hindi pa rin maputol-putol.
July 28, Blood Moon. Nung di mano, may nangyaring kakatwa sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro. Alas 9 ng gabi, nung may narinig si Joel sa kanyang manukan. Alas 9 ng gabi, nagkakainga yung mga manok ko. Siyempre, nagtaka ako kasi gabi na, dapat tulog na sila nun. Siyempre, natakot ako nun kasi baka may sawa na sa kulungan ng mga manok ko. Baka siyempre, kakainin yun at maubos yung mga alaga ko. Kaya kahit 10 oras na ng gabi, sinilip ko talaga. Pagsilip niya raw sa labas. Wala naman siyang nakita. Bandang alauna ng madaling araw. Nagising siya sa walang tigil na mga tahol. Nung madaling araw, sobrang ingay man ng mga aso ko sa labas. Lumabas ulit ako. Yung aso tumatahol doon sa malapit sa kulungan ng mga manok ko. Eh, pinagbabala ko na lang. Wala naman akong tao nakita o anuman, kaya natulog ulit ako. Kinaumagahan, laking gulat na lang daw niya sa tumambad sa kanya. 21 sa mga alaga niyang manok patay. Bali 21 na manok talaga patay. Pero kahit isang patay ng tuko, wala raw bakas. Hindi raw naniniwala si Joel na aso ang may kagagawan nito. Kung aso man ang kumain sa mga manok ko, dapat may naiwan na balahibo o pakpak man lang ng manok. Tsaka dapat may dubo na nakakalat, wala man kami nakita. Sigbin talaga yung kumain. Sigbin talaga. Sigbin, kinatatakutang bahagi ng ating alamat. Nahahawig daw sa kambing na walang sungay ang tenga, sinlaki ng palad ng tao, ang ulo na kayuko sa gitna ng mga paa, ang mahaba nitong buntot, ang ipinang-aatake raw nito, pabaliktad kung ito'y maglakad, at may kakayahang maging invisible. Di umano, ang sigbin sumisip-sip ng dugo. Nakatira raw ang mga ito sa mga banga na napapalabas lang daw ng mga kung tawagin sigbinan. Ang mga sigbinan, karaniwan daw mayayamang pamilya na naniniwalang swerte sa kanila ang mga sigbin. Mostly, ang mga sigbin ay nakatira sa mga bulubundok na lugar, sa mga mapupuno, sa mga malatamo, o sila na mamalakit na katira. Mostly, yung mga nakaka-encounter ito yung mga farmers natin, yung mga malapit sa mga nakatira sa mga mapupunong lugar, sila yung mga mostly yung nakaka-encounter sa mga sigbin. Grabe na itong nangyayari sa mga manok ko. Nagkakamatay sila nang di namin talaga malaman ng totoong dahilan kung ano ba talaga ang totoo. Lakas ang kutob ni Joel. Sigbin ang umatake sa kanyang mga alaga. Meron daw kasi talagang sigbin sa kanilang barangay. Dito talaga sa barangay namin, maraming talaga nagkasabi na marami daw sigbin dito na inaalagaan daw ng mga tao. Dito talaga sa barangay namin, may sabi-sabi na may sigbin daw talaga. Naniniwala din ako na iyon ang pumatay sa mga manok ng kuya ko. Kadalasan po o karamihan po ng mga tao dito halos ayaw pong lumabas dahil tuwing gabi po natatakot sila. Bali, may ito po yung naging bakas, daw, bakas ng paa, sigbin na sigbin. Umano po sa manok ko. Ito pa po ay ano, hindami. Ang lalaking ano po, bakas po yan. Kaya natatakot po talaga kami. Oh, sobrang laki po.
Dito, nagdesisyon si Joel na putulin ang mga punong di mano pinagtataguan ng sigbin. Pero ako na putulin na po para po malaman namin o makita namin ng malino kung may sigbin ba talaga o may kababalikan ba talaga nangyayari ito po sa lugar namin at yung usap-usapan po na pumapatay po talaga sa manok. Sigurado si Joel, hindi imposible, peste ang dumali peste talaga. Kasi manok. Kasi kumpletong-kumpleto po talaga sa vitamins yung mga manok ko, kaya hindi sila mapepeste. Malalakas yung mga yan. Pero hindi lang pala si Joel ang naniniwalang may sigbin sa kauswagan. Pati ang kanyang ina, nakakita na raw nito. Maliwanag yung buwan noon. Gabi na nang makawi ako galing bayan. Punong kahoy sa daanan namin kaya hindi maaninag yung daan. Habang naglalakad ako, may kumakaruskos. Dinig na dinig ko yung kaluskos ng dahon. Tiningon ko, may itim siya. Tapos parang may patuhog sa bandang tainga niya. Magkabila siya. Sabi ko, sigbin ito. Para maproteksyonan ko yung sarili ko. Kumuha ako ng patpat pero bigla itong tumakbo. Ako lang nakakita, parang aso man siya. Ito nga raw ang pumatay sa ama ni Josefina na si Mang Policarpio. Pauwi na ang itay noon, bilog na bilog din ang buwan. Wala pa kaming kuryente masyado dito sa lugar namin. Nakasalubong niya yung sigbin, sinipsip yung dugo niya. Dinala namin siya sa ospital, pero sabi ng doktor, wala na daw pag-asa. Pero kung buhay pa si itay, sinabi talaga niya sa akin ang sigbin ang kumagat sa kanya. Mula noon, naging mas maingat na raw ang pamilya ni Josefina at ang kanilang panangga sa sigbin, bawang. Nilagyan namin ng bawang yung puwerta namin, yung bintana, kasi mayroong sigbin. Nagtanong kami sa iba pang mga tigabarangay kauswagan kung alam din ba nila ang kwento tungkol sa sigbin. Naniniwala po talaga ako na maraming sigbin dito sa barangay namin, lalo na po nung maraming nagkamatay na manok. Naniniwala po ako na may sigbin po dito sa barangay namin. Dati po lagi po akong lumalabas pero ngayon po hindi na po kasi po natatakot na po ako. Hindi ako naniniwala sa sigbin pero nung nagkandamata yung mga manok namin, doon ako naniwala. Naniniwala po ako sa may sigbin dito po sa may barangay. Sobra po ako naniniwala sa sigbin na pumapatay po ng hayop sa dito po sa barangay namin. Hanggang may nagbanggit sa aming team na meron daw isang lumang bahay kung saan di umano nakatira ito. Ang may-ari daw ng bahay na yon, ang siya ring may alaga ng sigbin. Ang natitirang miyembro na lang ng pamilyang ito, si Simon. Hindi niya tunay na pangalan. Pumayag siyang magpa-interview sa kondisyong hindi pakikita ang kanyang mukha. Laking gulat ng aming team sa kanyang inamin. Ang ama ko, may alaga siyang sigbin dati. Yung mga kapatid ko lang yung nagsabi, oh, malaki yung sigbin. Inuutusan siya magpakain ng sigbin dati. Bata pa lang daw si Simon, may alaga ng sigbin ang kanyang ama at nagpapakita lang daw ito sa tuwing may binibigkas ang kanyang ama na nakasulat sa libreto o yung maliit na libro. Pabasahin niya yung libro tapos may lalabas na sigbin. Pastit pa lang ako noon kaya natatakot ako. Nung namatay daw ang kanyang ama noong 1960s, hindi na raw nagpakita pa ang sigbin. Ang libreto raw kasi na binabasa para ito'y lumabas, di umano nilunok ng kanyang ama. Hindi niya iniwan ang libreto. Lagi niyang dala kahit saan siya pumunta. Kahit nung mamatay siya, sinama niya talaga hanggang hukay sa pamamagitan ng pagkain sa libreto. Gayunman, kahit kailan daw, hindi pa nakikita ni Simon sigbin. Ang natatandaan lang daw niya, ayon sa mga sabi-sabi, mukha itong aso at ang ipinapakain daw rito, manok!
Manok talaga yung pinapakain dito. Malalaking manok, malalaking kwan, manok. Hindi ako sumasama sa pagpapakain kasi natatakot talaga ako. Hindi din ako pinapayagan ng kapatid ko na sumama sa kanya. Sabi niya, huwag ka na sumama, baka magalit pa yon. Pero paniguro ni Simon, walang kinalaman ang kanilang pamilya sa nangyayari sa manukan ni na Joel. Iwasan sana nila magkalat ng mga maling impormasyon. Saka yung pagsira sa amin, wala naman kaming ginagawa na masama sa kanila. Hindi man kami aswang, hindi man kami masamang tao. Kalimitang nag-uumpugan ang kababalaghan at ang siyensya. Pero para sa mga nakasaksi at naniniwala, walang kababalaghan dahil sila mismo ang nagpapatotoo. Isang ordinaryong puno ang di umano may misteryo. Nawalan ng malay ang 15 anyos na si Michael. Hindi niya tunay na pangalan. Punong-puno ng tensyon ang mga nakapaligid sa kanya. Tulong-tulong nilang hinahawakan at dinadasalan ng binata na di umano sinaniban. Ang sumapi raw kay Michael. Malaki. Maitim. At nanlilisik ang mga mata. Ang tawag daw dito ng mga taga Mindanao, agta. Masamang elemento na bantay daw sa mga puno na kalimitang inihahalin tulad sa kapre. Since probinsya po dito at madaming puno, hindi po may iwasan yung kwento-kwento tungkol sa mga misteryosong nilalang. Mga lamang lupa na siya na lagi nagpaparamdam sa ibang residente dito. Ang agtang ito nanahan daw sa puno ng langka na 50 taon na ang tanda. Yung puno po na yan, matagal na pong nandyan. Ilang bagyo at ilang lindol na pong napagdaanan yan. Siguro po mga kapanahonan pa ng lola ko yung puno na yan. Kaya naman po sobrang tagal na ng puno na yan. Ang masasabi ko lang po, sana ulang nagtatagal. Ako po kasi pinaibig pero di minahal. Ko ang kailangan, pero di ang mahal. Hulyo pa lang daw, sunod-sunod ng sinapian ang mga kaklase ni Michael. Una po, ako yung sinapian. Naglalaba po ako, kauupo ko lang tapos maya-maya sumakit yung ulo ko. Dahil sobrang hilo ko, ang hirap po talaga tumayo. Pero dahil na din po sa dedikasyon at lakas ng loob, na kaya ko pong tumayo. Tapos nung pagtayo ko, medyo masakit pa din po yung ulo ko, kaya sumayo na lang po ako ng spaghetti pababa para bongga na. Dahil di pa rin po masyadong naaalis yung sakit ng ulo ko, kaya naisipan ko pong sumayaw ng It Really Hurts. It really hurts, ang magmahal ng ganito. It really hurts, ang magmahal ng ganito. It really hurts, ang magmahal ng ganito. Ako po yung pangalawang sinapian. Nagwawalis naman po ako sa ilalim ng puno. Naisipan ko pong magwalis kasi nahiya na ako sa sarili ko. Paulit-ulit na lang kasi yung routine ko. Gising, kain, cellphone, tulog.
Ah, baka po isipin nyo na nagpupuyat ako, pero nagkakamali po kayo kasi wala naman po akong kaharutan tuwing gabi. Ang hirap kasi na may kaharutan sa gabi, tapos bigla na lang hindi nagparamdam kinabukasan. Hanggang si Michael na ang sunod na pinuntirya. Pagkatapos marinig ang isang boses, bigla na lang daw may lumabas na maitim na usok sa kanyang harapan. Doon na siya biglang nawalan ng malay. Nung time naman po na naglalakad na ako pauwi sa bahay galing eskwela, may nagsiga po sa daan kaya medyo nausok. Hapon na po noon, may paniniwala po kasi yung mga kabataan dito na kapag may usok, may multo. Siyempre di yun totoo pero kinilabutan po ako. Nagtaasan yung mga balahibo ko. At mas lalo pa akong natakot dahil may bumulong na naman ng salitang Michael. Dumingon ako sa likod ko pero wala namang tao. Ako lang talaga ang mag-isa. Lumingon-lingon din ako sa paligid ko kasi baka may nanluloko lang o kaya nanditrip sa akin. Pero wala naman. Gusto ko lang po makasigurado na hindi maluloko kasi sobrang sakit po nun. Pero di bale, sanay naman na po akong mag-ghosting. Kaya agad isinugod si Michael sa kilalang nagde-deliverance o yung nagpapawala ng sapi. Nung unang pagtingin ko po talaga sa kanya, sabi ko, may kakaibang elemento na gumagala sa katawan ng lalaking ito. Yung itsura niya po kasi parang pagod na pagod, tapos yung mukha niya hindi normal, parang nga talaga siyang sinaniban. Nung hinawakan ko siya, tama nga talaga yung hinala ko. Dahil may misteryosong nilalang nga talaga ang gumagambala sa lalaking ito. Nung hinawakan ko siya, bigla siyang nagwawala. Siguro nakasense yung elemento ng panganib, kaya pinili siyang lumaban. Nung dinasalan si Michael, nilubayan na raw siya ng masamang elemento. Nung una, gumamit muna ako ng mga dahon-dahon para malaman kung effective ba talaga. Kasi dito natin malalaman kung malakas o mahina ba talaga yung elemento na sumanib sa kanya. Nung sinubukan ko yung dahon, hindi siya naging effective. Kaya naman gagamitin ko na yung pangalawang paraan. Dinasalan ko siya at pagkalipas ng ilang minuto, nawala yung sanib. Dasal talaga yung pinakamakapangyarihan na sandata sa masasamang elemento. Nakaukit na sa ating kultura at maging sa katutubong paniniwala ang tungkol sa mga espiritu at elemento. Hindi man mapatunayan, hindi naman mawala-wala ang mga pangyayaring katulad ng nakapalibot sa ordinaryong puno ng langka na ayon sa mga naniniwala at natatakot may misteryo.